para sa DIY natin today, ito ang aking baby shower. So, para kay Baby K. So, nakikita nyo, yung theme ko ay color green. At gumamit din ako ng stuffed toy na si Kero Kero P. Since Baby K nga ang aking initials para sa aking baby. Pero, paano ba ito gawin? Ano ang mga gagamitin? Unahin na natin yung banner. So, gumamit lang ako dyan ng strip ng crepe paper para maging banner siya. At nagsulat din ako ng soon to pop sa colored paper at ginupit ko, dinikit ko sa wooden clip at sinabit sa yarn. Sunod natin ang letter standee. So, makikita nyo dyan, ang letter standee ko ay letter K. So, paano ko nga ba yan ginawa? So, gumamit ulit ako dyan ng crepe paper. Pero bago ako makagamit ng crepe paper, kailangan ko muna ma-form yung letter K. So, ang ginamit kong carton dyan ay box ng gatas. Form ko lang or ginawa kong letter K. Tapos, yung crepe paper ay ginupitan ko lang ng maliliit na gupit na hindi nakasagad sa dulo para pag idinikit ko medyo aangat siya. Ang ginamit ko nga palang pandikit ay glue gun para siguradong matibay yung karton at hindi agad matatanggal yung pagkakadikit ng crepe paper. Isunod natin ang bookmark. So, yung bookmark na yan ang siyang naging remembrance or giveaway sa mga umaten ng baby shower. So, ang nakalagay lang dyan ay yung date, kung kailan, yung initial niya, Baby K, at saka yung thank you for coming. At yung inspiration ko nga pala dyan ay shoes siya ng baby. Kaya, yung effect niya ay may pa X na ribbon na parang sintas. At, syempre, style bookmark. Kaya, merong nakasa dulo na green na ribbon. So, yun, basically, yan yung giveaway ko. Next natin, yung iba pang mga design sa paligid, yung mga lobo. So, dyan, meron akong isang nilagay na lobo sa ulo na ni Kero Kero P na merong question mark. Para, yun yung ipapop kung ito ba ay boy o girls. Pero, since surprise sa amin, kung either yung baby namin, di namin alam. So, hindi ko siya nalagyan kung boy ba or girl na papel, pink or blue. Dahil nga, iba na, may host kami na nag-handle nung surprise. Dahil yung mismong balloon na ipapop namin ay dala nung aming host para yun yung actual na ipapop. Dahil kung alam ko na ilalagay ko sa loob ng balloon, hindi na siya surprise. So, wala talaga ako idea nung time na yan kung boy o girl yung aking baby. Basta, nag-create lang ako ng pang baby shower. So, naglagay din ako dyan ng gamit na pink at blue. Para ito yung sign na kung girl or boy ba yung baby. No? Kasi pangit naman kung green lang lahat ng color. So, para ma-identify yung gender talaga, if it's a boy or a girl. Yan, naglagay tayo ng konting mga gamit na may kinalaman sa blue and pink. So, ayan na yung ating DIY na decor para sa ating baby shower. And yung games ay dun na yun sa aming host. So, kailangan meron kayong someone na makakatulong para magkaroon pa rin ng surprise effect yung inyong DIY baby shower kung pareho kayong mag-asawa na hindi nyo alam yung gender ng inyong anak. Kung ikaw naman, alam mo na yung gender ng baby nyo at si husband na lang yung iso-surprise, pwede ka naman mag-search sa internet ng mga activities or games na pwedeng gawin para sa inyong baby shower. So, sa case ko, mag-upload na lang ako. Dagdag ko dito yung mga pictures ng actual na baby shower. Gumawa nga din pala ako ng chart na para malaman ko kung sino sa mga bisita ko or kamag-anak yung boboto na boy ang aking baby o kaya girl. So, isinulat lang nila dyan ang kanilang mga pangalan.